napag-usapan natin ang patungkol sa pag-assign nitong si Benimaru ng gagawin ng mga demons. Malapit na rin na magsimula ang laban ng mga higher ups. At sa laban na ito, ay lugi nga sila in terms of numbers, kaya hindi 1v1 ang magiging mga laban. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito, ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ini-assign nitong si Benimaru itong si Shen na maging commander ng mga demons dahil sa pag-mention dito nitong si Testarossa, at agad naman na umaksyon itong si Shen. Siya ang magli-lead ng 500 na superior demons na ipapadala nitong si Benimaru sa may battlefield bilang reinforcement kinagabiru. Nung nakaalis na itong sila Shen, ay nagsimula na rin na umatake itong si Testarossa sa airship nitong si Emperor Rutra. Then ang grupo nitong sila Benimaru ay nang invade na dito sa may airship na ito. At itong airship rin na ito ay pinalibutan ng 100 na upper ranking demon knights to make sure na walang makakatakas palabas. Sabi ni Carrera ay maging thankful daw itong sila Veyron, Agera, Esprit at Zonda dahil nagkaroon sila ng honor na mapasama sa may raid team na ito. Sinabihan sila ng good luck nitong si Diablo. Hindi nga kasi siya lalaban, manonood lang talaga siya ngayon. After ng ginawang atake nitong si Testarossa, ay nagbigay siya ng order sa mga demons na nakapaligid nga dito sa may airship na kapag may nakasurvive daw dun sa death blessing na inikas niya, ay tapusin daw ito nitong mga demons na nakapaligid dito. Ang mga demons na ito ay naging parang mga aso na hahabol sa kung sino man ang magtatangka na tumakas. Yun ay kapag nakasurvive nga sila dito sa may death blessing nitong si Testarossa, which is very unlikely. Nung nakita nitong si Ultimate Carrera na kumilos na nga itong si Testarossa, ay a-action na rin sana sila. Pero bigla silang napatigil dahil nagtaka nga sila kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagalaw itong si Diablo. Kaya tinanong ito nitong si Ultima kung ano daw ang gagawin nito. Tinanong rin ito nitong si Carrera kung ano daw ba yung nararamdaman nitong si Diablo na masama kanina. Ang sinabi lang sa kanila nitong si Diablo ay meron daw siyang importanteng bagay na kailangan niyang gawin mamaya. Then ngumiti siya sa dalawang ito. Nung ngumiti sa kanilang dalawa itong si Diablo, ay lalong naging suspicious sa kanya itong dalawang primordial demon. At kinulit nila siya kung ano nga daw ba yung task na gagawin ito. Sabi ni Carrera ay hindi daw maganda na nagtatago ito ng mga information sa kanila. Sabi naman itong si Ultima ay kung may important information nga daw na nalalaman itong si Diablo, ay dapat daw nilang ma-report ito agad kay Lord Rimuru. Nung sinabi ito nitong si Ultima at binanggit niya ang pangalan nitong si Lord Rimuru, ay nawala ng choice itong si Diablo kung hindi ang sumagot sa kanila. Pero again, ay patagilid pa rin ang sagot nitong si Diablo. Sabi niya, sasabihin niya daw ito kay Lord Rimuru. Pero masyado daw kasing importante itong information na ito, kaya hindi niya daw ito pwedeng ipagkatiwala dito sa may dalawa. Ang gusto kasi nitong sila Ultimate Carrera, ma-share sa kanila nitong si Diablo itong information na nalalaman niya. Dahil iniisip nila na sa pagtatago nitong si Diablo ng information na ito, siya lang ang makakatanggap ng recognition once na ito ang trinabaho niya. At sa pagkakakilala nila kay Diablo, kung ganito ito kahigpit na itinatago nitong demon na ito sa kanila, talagang importante itong information na ito. Kaya sa sobrang kulit nitong dalawa, binigyan na sila nitong si Diablo ng konting information para manahimik na nga sila. Sabi ni Diablo, sasabihin niya na daw sa kanila ang kanyang nalalaman. Meron daw na isang kalaban sa may enemy forces na may kakayanan na magmanipulate ng foreign space. Sa tingin daw ni Diablo, ito daw ay si Lord Velgrind. Iniisip daw nitong si Diablo na kapag na-imprisoned na naman sila nito, kagaya ng nangyari sa kanila kanina sa may Fortress of Dreams, mapuputol na ang kanilang connection sa may real world. At since ngayon, wala na itong si Lord Rimuru dito, hindi na sila makakabalik once na na-imprisoned na naman sila. Nung sinabi ito nitong si Diablo, natahimik itong dalawa. Sinabi rin nitong si Diablo sa kanila na gustong gusto niya nga rin daw na lumaban, pero hindi nga pwede dahil sa kadahilan na ito. Kailangan daw talaga na merong isang manatili dito
na hindi sa kanila sasama. Then ngumiti itong si Diablo kasi akala niya ay nakumbinsin niya na itong dalawang ito. Pero nagtanong uli sa kanya itong si Ultima kung ano daw ba yung tinutukoy nitong si Diablo kanina na nasa kabilang side na hindi maganda ang nararamdaman niya. Again, ay kailangan uli na sumagot nitong si Diablo para finally ay manahimik na at tumaksyon na itong dalawang primordial demons na ito. Sabi ni Diablo, ang tinutukoy niya daw dito ay itong si Yuki Kagurazaka. Inisense niya daw itong scent nitong si Yuki pero hindi niya daw naisense ito sa may loob ng airship na aatakihin nga nitong sila Ultima. Kung nasa loob daw ito ng airship nitong sa Emperor Rudra, wala daw problema. Pero pag nasa labas daw pala ito at bigla itong nakialam sa laban nitong si Lord Rimuru, isa daw yon na malaking problema. Nung sinabi ito nitong si Diablo, nakumbinsi na talaga itong dalawang ito. Kasi sabi ni Carrera, lalabag nga daw yon sa degree sa kanila nitong si Lord Rimuru. Then sabi naman nitong si Ultima, oo nga daw. Kasi binigyan daw sila ng order nitong si Lord Rimuru kanina na huwag kahayaan na may makapanggulo sa pagre-retrieve niya kay Veldora. Then sabi ni Diablo, exactly daw. Since hindi pa daw nila alam kung ano nga ang balak gawin nitong daga na ito, kailangan daw na may matira na isa sa kanila dito para magbantay sa magiging laban nitong si Lord Rimuru. Totoo naman itong sinasabi nitong si Diablo. Pero gusto niya lang din kasi talaga na magpaiwan para manood ng laban nitong si Lord Rimuru. Inacknowledge na nitong sila Ultima at Carrera na valid itong reason nitong si Diablo lang dahil dito. Kaya sabi nitong dalawa, okay daw, susugod na rin daw sila sa airship nitong si Emperor Rudra. Sabi ni Carrera, this time daw ay wala nang magagalit kapag nagwala siya. Then sinabi pa sa kanila nitong si Diablo na mas mataas nga daw ang recognition na matatanggap nitong dalawang ito kapag sila mismo ang tumalo sa may emperor ng Eastern Empire. Kaya sumugod na daw itong dalawang ito. And just like that, nauto na silang dalawa nitong si Diablo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.